Problematic, yung mga performing part na
nurse na nag-work sa hospital compare sa nurse na nag-work sa non-hospital na field. As a nurse, dito talaga sa hospital, sa input, mas feel na feel ko na nurse ako. Tsaka, parang mas nabigyan ko ng importance yung profession ko. Kasi mas napapractice ko yung pag-nurse. And then, yun, mas na-improve yun nga. Personal issues, na-improve yung patients ko. Confidence, tsaka lalo na pag, syempre, iba't ibang lahi, iba't ibang klase ng tao yung mamamit mo. Upon receiving yung patients, yung mga parents nila. Ayun, tsaka yung personal growth din. Lalo na sa professional growth as well. Bali, dito kasi sa Maddox, nakikita sila ng mga seminars such as IP training. May seminars na kandidator ng Maddox para sa employers. Pero syempre, as sa 42 years, mas maganda mag-attend ng neonatal advanced life support. Kasi since nag-handle tayo ng mga problematic, both well and problematic patients, lalo na regarding sa problematic, mas maganda meron pang training or background para pag nag-arrest o nag-code dun sa patient, aware ka sa kung ano gagawin mo, sequence, proper medication, proper management. Okay, kasi buhay yung nag-uusapan. Professional growth, makaka-enhance yun, and at the same time, personal growth din para sa sarili mo, at least meron kang na-achieve. And then, perks mo din yun, if ever hindi ka na lang hospital, for example, man ka na lang, later on, pag medyo may edad ka na, pwede ka na lang sa management na lang, schools, team, professors. Benefits na makuha niyo sa work? Usually, sa PLA kasi, minsan nagka-conduct sila ng mga seminars na makakatulog din para sa pag-enhance ng professional such as mga ECLS, IV therapy, ECG training, yun. So, makakatulog yun, lalo na pag nasa special area ka. Aside from PLA, CCNAPI, so, since helpful din siya, since nasa ICD, member? 1,008. Yeah. Para sa akin kasi, isa't kasi yung connotation ng mga tao. Sinabi kasi NICU, parang mas parang NICU per se. Pero syempre, magkaiba sila. Sinabi natin NICU, hindi lang ICU. Parang adult ICU. Problematic. So, hindi lang siya easy-easy, hindi lang siya feed-feed, burp-burp, change diaper, hindi ganun kadali. So, pag nasa loob ka ng NICU, mag-handle ka rin ng mechanical ventilators, yung mga problematic patients, yung watong yung breathing monitoring. So, lahat yun, ma-handle yun. So, para sa akin, since special area siya, mas maganda kung parang benefit din, mag-benefit tayo kung kayong mga student nurses, yung mga future nurses, maka-assign sa mga special areas such as NICU. Advice na, so sa mga future nurses, sa mga student nurses, as early as now, habang estudyante kayo, pag-utinin nyo mabuti, mag-aral kayo, magbasa kayo, kasi makakatulong.